DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo, ang isa pang magandang duna mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay. Laki pang pangarap na sa bawat himay-may ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga kaibigan. Narito na po ang huling kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Hanggang kailan mo ba ako parurusan? Dito pa rin sa ating natatanging dunang May pangako ang bukas. Dala mo na bang tanghalian natin, mahal? Oo, mahal. Dito mo pa talaga sa bukit piniling i-celebrate natin ang second wedding anniversary natin, ha? Kasi, tahimik dito eh. Kunin lang ng mga ibon ang narinig natin. Parang solo natin ang mundo. Mahal, pasensya ka na, ha? Oh. Wala akong regalo sa'yo ngayong anniversary natin. Ako rin naman eh, walang gift sa'yo. Kasi nga malayo tayo sa bayan. At mahirap pa ang sitwasyon natin. Pero naniniwala ako na malalampasan din natin ito. At makakapamuhay din tayo ng malaya at maligaya. Tama ka. Ang importante, kahit mahirap tayo, magkasama pa rin tayo. At sa tulong ng Diyos, magiging maayos din ang lahat. Narito na ako sa kinaroroonan na Angela. Naaamoy ko na ang aking tagumpay. Halika nang mahal. Kumain na tayo. Sige, tutulungan kitang iaayos yung mga dalang mong pagkain. Ang sweet na mga walang niya. Dabi ah. Dito pa sa bukid kumakain. Opo, siyempre. Sa bagay, mabuti yun.
para madali kong magawa ang bala ko sa iyo, Angela. Sana pala noong pa inalis na kita sa landas namin ni Vergel. Halika, susubuan kita. Ano? Ano ka ba? Ah, sige na. Tapos, ako naman ang susubuan mo. At magsusubuan pa mo, walang hiya. Hindi bali. Ngayon, tapos ka na, Angela. Dami mo naman sinubo sa akin. Eh di ako naman ang subuan mo ng marami mamaya. Magda ka talaga sa akin. Angela! Tapa! Ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Hindi. Bakit si Vergel ang tinamaan ko? Si Angel ang gusto kong patayin. Hindi ka, Vergel. Kahit hindi kita tunay na anak, minahal kita. Si Angela, siya ang surira na maganda nating samahan. Pinagsisisi ako kung bakit minahal kita na ganito, Angela. Nagsisisi ako! Wala akong preno! Mahuhulog ako sa tulay! Roldan, mukhang alalang-alala ka. Pinuntahan mo pa ako dito sa amin. Tumawag sa akin si Angela. Oh. Nabaril daw si Vergel. Ha? Bakit? Sinong bumaril sa kanya? Hindi ko alam. Puntahan mo na lang sila sa ospital na isinulat ko sa papel na ito. Sige. Ikaw, hindi ka ba sasama? May tumawag na pulis sa akin. Nasa ospital din daw si Tito Elpidio. Na-aksidente siya. Oh my God! Kaya nalaman ko ang nangyari. Sino bang bumaril kay Vergel? Nakita mo? Ako ang talagang babarilin niya, Almina. Oh. Iniligtas ako ng asawa ko, kaya siya ang tinamaan. At ang bumaril sa kanya, nakita ko siya. Ha? Nataranta siya nang makita si Vergel at tinamaan niya. Sino? Sino ang taong yun? Si Papa Elpidio! Tito Elpidio. Roldan. Ramas. Dumating ka. Tito, ano pong nangyari? Bakit kayo napunta sa lugar na ito?
Nalaman ko. Narito si Naberhel. Kaya nagpunta ako dito para patayin si Angela. Oh, Diyos ko. Pero si Berhel ang tinamaan ko. Lolan, nagsisisi ako sa lahat ng ginawa ko. Tito, wala silang kasalanan sa akin. Naging selfish ako. Hindi ko matanggap ang aking kabiguan kay Angela. Sana makaligtas si Berhel at pakiusap. Iingi mo ako ng tawad sa kanila. Hindi ko na sila makikita pa. Tito, gagaling pa kayo. Ang aking kabuhayan, hindi ko binago ang testamento ko. Sabihin mo yun kay Berhel. Sabihin mo, mahal ko siya. Tito? Tito Elpidio? Tito! Wala na siya. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May Pangako ang Bukas. Angela, kumusta na ang kaibigan ko? Ligtas na siya sa awa ng Diyos, Roldan. Oh, salamat. Angela, wala na si Tito Elpidio. Patay na siya. Diba dapat lang yun sa kanya? Angela, pinagdusa niya ako sa hindi ko kasalanan. Pinahirapan niya kami. At ang pinakamasakit, pinagtangkaan niya akong patayin. At dahil sa kanya, nanganib ang buhay ng lalaking mahal ko. Bago namatay si Tito, may sinabi siya sa akin. May ibinili siya. Sabi niya, ihingi ko siya ng tawad sa inyo ni Berhel. Ang hila, pinagsasiya ni Tito ang kanyang mga ginawa. Sa kabila ng mga ginawa ni Papa, mahal ko pa rin siya. At nalulungkot ako sa kanyang pagpanaw. Hinahangaan ko ang kabutihan ng iyong puso, Berhel. Sina pong kinagisnan kong ama, Tia Isabel. At kahit minsan, hindi niya ipinadama sa akin na ibang tao ako. Kung ganoon, gusto mong bigyan natin siya ng maayos na burol at libing. Oo, Angela. At pakiusap. Kalimutan na natin ang galit sa kanya. Tama ang iyong asawa, Angela, upang gumaan na ang inyong kalooban. At gusto ko, ilibing natin siya kapag nakalabas na ako dito sa ospital. Gusto ko makita si Papa kahit sa huling sandali. Sige, Berhel.
gagawin ko ang gusto mo. Narito na tayo sa paniraria, Virgel. Lumapit tayo kay Papa Angela. Sigurado ka pang kaya mo? Oo. Alika. Tamahan mo ako. Ayan siya. Pa? Napakasakit na sa ganito tayo nagwakas. Kung natanggap niyo lang ng mahagang lahat, sana kasama ko pa kayo ngayon. Sana maligaya tayo lahat. Pero gusto kong malaman niyo, sa kabila ng lahat, mahal ko po kayo. At pinatatawad ko na po kayo. Ako rin, Papa Elpidio. Pinatatawad ko na po kayo sa lahat-lahat ng ginawa ninyo. Gaano kayo katagal sa Japan? Isang buwan lang, Rodan. Gusto ko si ni Virgel na makalimutan namin ang lahat ng masakit na nangyari. Tama naman yun. Para pagbalik nyo, panibagong simula na ang gagawin nyo. Kasama po ba nila kayo, Aling Isabel? Ayaw ko nga sana, Rodan. Kaya lang itong dalawa, mapilit silang isama ako. Dapat lang naman po, Tia. Para ko na po kayong ina. Sinamahan nyo kami sa mga problema namin. Kaya ngayong maayos na ang lahat, dapat kasama rin kayo sa pagsasaya namin. Maraming salamat, Pamangkin. Salamat sa inyong lahat. Hindi nyo kami pinabayaan sa kahirapang pinagdaanan naming mag-asawa. Oo nga. Dahil sa tulong ninyo, napagtagumpayan namin ang lahat. Nagtagumpay kayo. Dahil naging matatag kayo, hindi nyo isinuko ang inyong pagmamahalan. Oo nga, tama si Tia Isabel. At higit sa lahat, tinulungan kayo ng Diyos. Oo, at ngayon, nakikita na namin ang isang magandang pangako ng bukas. Sumayin niyo, mga kaibigan, ang aming itinampok na kasaysayang alam po naming inyong kinalugdan at kinapulutan ng magandang aral sa buhay, pinamagatang, Hanggang kailan mo ba ako parurusahan? Ang mga bituin ng radyo na nagbigay buhay sa ating pagtatanghal ay sina Phil Cruz, Maynard Landicho Jr., Rosana Villegas, Lionel Benjamin, Susan Robles, at si Chiquit del Carmen Amor sa papel na Angela. Nilapatan ang tunog ni Jerry Mutia sa musika ni Buboy Sanonga. Supervisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara at sa direksyon ni Bobby Cruz. Ito pong muli ang inyong kaibigan, June Martin Legaspi, nag-aanyayang sa susunod, isa na namang bagot na ibang uri ng kasaysayan ang aming ihatid sa inyo. Dito pa rin, sa ating natatanging dulang,
may pangako. Ang bukas. DZRH, member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.